Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reaksyon TV at ngayong araw gagawa ho tayo ng isang reaksyon tungkol ho dito sa mga nangyayari sa ating bayan at pag-uusapan ho natin dito yung COMELEC at ito hong protesta ni BBM. But bago ho natin pag-usapan yan, gusto ko lamang ho ipabalit sa inyo, gusto ko munang ibalita na ako po ay nakabalik na dito sa ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kaibigan ho natin na nakipagkita ho, nakipag-meet sa atin at nagpapasalamat din po ako kay Atty GLEN Chong dahil finally nakita ho kami ni Atty GLEN Chong at nagkausap po kami one-on-one. Kasama ko rin ho si Don Kengkoy, si Boy Tawa. At nagpapasalamat din ako kay Boy Tawa, kay Don Kengs at syempre sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan ho natin na vlogger dyan sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na ho kila Boy Biyahe, kay Nonas Vlog at sa mga kaibigan ho ni Don Kengkoy na sila Salve, si Anton at saka si Mariel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Ngayon, pag-usapan na ho natin mga ka-Reaksyon TV. Ito hong lumabas sa mainstream media na protesta daw ni BBM ay ibinasura nito hong sinasabi ho nila. E para ho sa ating mga umiidolo kay BBM at naghahangad tayo ng pagbabago, alam naman ho natin kung sino ang tunay na Vice President ng Bansang Pilipinas sa ngayon ay si BBM. Walang iba ho yun, walang duda. At hindi ho natin alam kung bakit ganun ho katagal yung ginawa ho nila na pagproseso sa protesta nitong si BBM. At itong si Leonel, di ko ho alam ano pang ginagawa niya dyan sa pwesto na niyan, eh kayo na ho ang umusga mga ka-Reaksyon TV. I-comment nyo ho dyan sa baba. Dahil ho, ang pag-uusapan ho natin, yung paglilinaw ho ni Atty. GLEN Chong sa lumabas sa mainstream media na binasura yung protesta po ni BBM. Nakakalungkot to para po sa ating lahat. Tayo po yung mga umiidolo sa kanya. Tapos mababasura lang yung protesta. Dahil alam naman ho natin na itong COMELEC at itong Smartmatic ay talagang hindi ko ho alam kung ano ho ang ginagawa nila sa ating bayan. Tayo ho, bukas na ho ang ating kaisipan, bukas na ho tayo sa mga bagay nito dahil sinusuportahan ho natin ang malinis, sinusuportahan po natin ang walang dayaan sa pagdating ho sa eleksyon. Panoorin po natin yung pagpapaliwanag ho at clarification tungkol sa lumabas sa mainstream media na yung protesta ho ni BBM ay binasura. Panoorin po natin ang video ni Atty. GLEN Chong. Paglilinaw lang po sa napabalita po kanina na ay binasura raw ang protesta ni BBM ng Korte Suprema. Actually ako, kahit ako, akala ko totoo yung buong protesta ni BBM ang ibinasura ng Korte Suprema. Akala ko yung buo. Ito ngayon, may statement si Atty. Vic Rodriguez, ang spokesman po ni BBM. At sinabi niya na ang ibinasura ng Korte Suprema ay yung second cause of action lang. Kasi po, kung matatandaan po ninyo, tatlo po yung causes of action ni BBM. Yung tungkol sa dayaang automated, ito po'y binasura na noon pa. Tapos, itong pangalawa ngayon, ito yung second cause of action. Ito yung may manual revision, manual recount. So, binasura ng Korte Suprema yun ngayong araw. Pero, yung pangatlong cause of action, yung pangatlong basihan, hindi po yun kasama dito. Ito po yung annulment na mga nagresulta ng eleksyon sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. So, ang sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez na as to the issue ng third cause of action ni BBM, ito yung annulment o pagbasura ng mga resulta sa Maguindanao, Basilan, Lanao del Sur, wala pang sinabi ang Korte Suprema tungkol dito. So, linawin natin na ayon sa spokesman at tagapagsalita ni BBM, ang ibinasura ng Korte Suprema ngayon ay ang second cause of action lamang. Ito yung revision manual recount ng mga balota. Ang pangatlong cause of action ay hindi po kasama doon. So, antayin po natin ang desisyon ng Korte Suprema tungkol doon. So, ulitin natin yung pagbasura sa second cause of action. Pito ang pumanig sa kay Justice Leonel. Kasama doon yung kanyang rationale o yung kanyang rason. Pero yung walo, concurring only as to the results. They agree only sa resulta ng botohan. Pero hindi doon sa rationale o mga rason ni Justice Leonel. So, yung pito, kampi kay Justice Leonel doon sa kanyang rason kung bakit pinabasura niya.
Pero yung walo, hindi sila kampi doon, pero sumang-ayon sila doon sa resulta. So, that's it. Itong paglilinaw lang ko po sa inyo. Pero, kung ibabasura ng Korte Suprema ng tuluyan ang protesta ni BBM, hindi na po ako magtataka dyan dahil ang sindikatong Komulet at Smart Putik, ipipilit talaga nila ang kanilang dayaan sa 2022. Gusto nilang ipakita sa sambayanan na walang dayaan, walang makalusot na protesta, and that's very dangerous for the Republic, para po sa ating lahat. Kung ilulusot yan ng Komulet at Smart Putik at kakatigan ng Korte Suprema, ibasura ang lahat ng protesta, pwedeng mangyari yon dahil ipipilit talaga nila na malinis yung eleksyon para makalusot ang kanilang Smart Putik President sa 2022. Kaya po mga kababayan, ngayon pa lang, let's draw the line. We have to draw the line. Black is black and white is white. Lahat ng mga politiko na kampi sa Smart Putik or sumusuporta sa kanila, yun ang kalaban ng sambayan ng Pilipino. Lahat ng politiko na kalaban si Smart Putik, kalaban si Komulekta, yun ang kakampi ng sambayan ng Pilipino. That's how we should think from now on. Ganito ang pag-isip natin. Black is black. Lahat ng politiko, ulitin ko, na susuporta sa Komulek at Smart Putik o Smart Putik, yun ang mga kalaban, yun ang mga traitor sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng kakampi ng taong bayan, ito yung mga kalaban ng Komulek, kalaban ng Smart Putik. Dahil gusto nating maging malinis ang ating halalan. Gusto nating mabawi natin ang ating kapangyarihang pumili ng mga tamang lingkod bayan para sa ating kinabukasan, para sa ating mga anak. So, ngayon pa lang, let's start drawing the lines. Black is black, white is white. Dito tayo lahat sa putin. Kung sino maging leader natin sa darating na halalan, let's gather together, let's band together. At yun ang suportahan natin mga politiko. Yung mga kalaban ng katiwalayan, kalaban ng kurakot, at kalaban ng mga mandaraya sa halalan. Yun lang po muna ang clarification ko po sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. So mga Reaksyon TV, napanood na po natin itong video ni Atty GLEN Chong sa kanyang magandang pagpapaliwanag. At talagang hindi pa tayo dapat palungkot. Hindi pa tayo dapat bumigay. Hindi pa tayo dapat mag-give up. Dahil ito pa ho, dire-diretso pa rin po yung laban natin. Ngayon, para ho sa akin, tama ho yung sinabi ni Atty GLEN Chong. Yung sinasabi niya na dapat lahat ng mga politiko na sumusuporta dyan sa Smartmatic na isinusulong at talagang gustong-gusto ng Komulek na gamitin ito sa halalan, kayong mga politiko na sumusuporta dito sa Smartmatic na to, kayo ang kalaban ng taong bayan. Dahil isa kayo sa ayaw ng pagbabago. Dahil gusto ninyo, kayo ang maupo at hindi namin alam kung meron kayong mga personal interest. Ang isang politikong alam ko na dapat na ginagawa niya, may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa kanyang nasasakupan, at ayaw na ayaw niya na meron siyang personal interest. Dapat kang tumatakbo ka na isang politiko ay malinis ang iyong konsensya at ang iyong ginagawa ay pagtulong sa kapwa, hindi yung mandadaya para lang makaupo dyan sa iyong posisyon. Kaya tama po yung sinasabi ni Atty GLEN Chong na lahat ng politiko na sumusuporta sa Smartmatic, dahil alam naman ho natin ang Smartmatic, talagang kitang-kita naman ho maraming ebidensya na lumalabas na may dayaan talaga, na nadadaya ang Smartmatic. Bakit hindi natin ibalik ang manual counting, manual voting? At least doon makikita natin na talagang malinis. Kahit ho yan, sabihin natin na binabase yan at hindi ho yan automated, alam natin na kung sino yung binoto natin. At alam natin kung sino yung lumalamang. Hindi ho katulad sa Smartmatic na isang pindot lang, baka yung binoto mong kandidato, yung binoto mong politiko, ay hindi na yun mabilang sa Smartmatic. Marami pong salamat sa inyo lahat, mga Reaksyon TV. Pakicomment po dyan sa comment section natin kung ano ang iyong reaksyon at opinion. Maraming salamat. Hanggang sa muli.